papaya ng alok ko. I'm sorry, hon. I'm sorry. Nagpadala ako sa mga sinasabi ng mga tao. Ito tuloy ang nangyari. Ako pa mamamatay. Hindi ka napapapaya. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Mahal na mahal kita. Ikaw lang bahala kay Kyle. Mahal kita. Hindi kita papapaya. Isa siya sa pinakamalaking pangalang noong dekada 90 sa mundo ng showbiz. Nakilala hindi lamang dahil sa kanyang pagiging magaling na mga awit, kundi pati na rin dahil sa kanyang husay sa pag-arte, mapa-comedy man o drama. Pero sa marami niyang tagahanga, hindi malilimutan ang mga love teams na minsan niyang kinabilangan. At ang mga lalaking hindi lamang niya minahal sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa totoong buhay. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Manilyn Reynes. Dagang salamat. Pwede ka na umupo sa opinion. At maraming salamat sa iyo, Manilyn. At ngayon, tawagin ko ang kasunod na kalahok, Meg Inigo. Ay nako, ang galing umawit pero balik ko lang malampa. Sayang na bata. Ano naman ang kanta niya, Meg? Di bala nang wala sa tono boses ko, basta diretso na akad ko. Ma'am Takinyo, mas magagaling at tinalo ng anak ko kanina. Oo nga, small battery ball. At dinig na dinig ko kung paano niya mapahanga ang mga judges, lalo nang bumirit ang batang yan. Eh, syempre naman ano, kanino pa ba magmamana ang batang yan? Kanino pa magmamana ang boses niyan kung hindi sa akin? Teka, Ching. Ang pinag-usapan natin dito yung galing sa pagkanta na anak ko. Ano nga? Galing lang tingog ni mo! Lynn? Bakit naman malungkot ka? Ito na nga, nanalo ka na nga ng first prize, hindi ba? Oo nga naman, anak. Tsaka pinakamagaling ka sa lahat eh. Nalo nga po ako. Puro pintas naman yung inaabot ko dahil sa paang to. Anak, hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong papansinan ang mga sinasabi ng mga tao sa paa mo. Ang importante, isipin mo, magaling ang boses mo, at yun ang pinapansin nila, hindi ang paa mo. Sinasabi niyo lang po yan kasi hindi naman kayong tinutukso ng mga tao eh. Pero anak, sinasabi niyo lang po yan kasi para lang palakasin yung loob ko. Pero yung totoo, nakakaya naman talaga yung tsura ko, di ba? Hindi. Lynn! Mahal na Senior Santa Niño, bakit po sila ganun? Mabait naman po ako. Hindi ko naman po sila inaaway. Papasalamat po ako. Kasi binigyan niyo po ako ng talento sa pagkanta. Pero bakit niyo naman po ako binigyan ng ganitong mga paa? Sana po tulungan niyo akong gumaling. Dahil kung hindi didiretso itong mga paang to, titigil na lang po ako sa pagkanta. Tila isang milagro pagkatapos ng gabing iyon. Mommy! Mommy! Mommy!
ko po alam kung ano nangyari, pero... Pero nakita ko na lang po, nakakalakad na po ako ng diretso. Son! Son! Jessica, diretso mo. Ting? Kilagro to. Oh. Tingnan mo ang anak mo, diretso ng lakad niya. Natitigam mo, Daddy, oh. Lynn! Nakakalakad na po ako ng diretso. Hindi na po katulad dati. Tingnan mo, Daddy. Lynn! Daddy, nakakalakad na ako ng diretso. Sige mo, Ting. Daddy, dinidig po ng Santo Niño yung hiling ko sa kanya. Dado, tignan mo bagay sa akin, oh. Ma, ito naman. Link ko naman ito. Maganda ang kulay nito. Iba naman. Ayan, isuka mo. Oh, ayan. Bagay sa iyo, eh. Bagay din sa akin. Oh. Maganda. Uy. Ito, ate, bagay na bagay sa iyo. Para pag sumali ka sa singing contest, may bagong sapatos. Oo nga. Sigurado ako kasi ngayon, pantay na yung pako kaya hindi na ako tutuksihin ng mga kalaban ko sa kanong mga nanonood. At lalong gagaling ka pa ngayon dahil hindi ka na may insecure sa mga kalaban mo, di ba? Oo nga po. Alam mo ba, balang araw, kiging katulad din ako ng idolo kong si Shana Cuneta! Ate, pag sikat ka na, huwag mo kami kakalimutan, ha? Siyempre, hindi ko kayo kakalimutan kasi kayo ata yung inspirasyon ko. Pagmula ng araw na yon, parang ulan na bumuhos ang sunod-sunod na biyaya kay Manilyn. Mula pagsali-sali niya sa mga amateur singing contest sa Cebu, ipinakilala rin ito ng kaibigan ng kanyang ama, kay Mother Lily Monteverde ng Regal Films. Ang pagkakataong ito ang nagsilbing pinto na nagbukas ng napakaraming oportunidad at nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng batang Cebuana. Nagsimula sa pagkanta-kanta ng theme song ng mga pelikula ng Regal Films hanggang sa binigyan siya ng pagkakataong umarte sa pelikulang Tumama with Love. Di nagtagal ay napabilang din si Manilyn sa mga TV shows ng GMA 7. Galing! Wow! Congrats! Ang husay-husay mo talaga, oh. Maraming salamat po. Naku, Kuya Germs, tsamba lang po yun. Anong tsamba? Kitang-kita ko, talagang saksakan ka ng galing. Pero alam mo, meron akong binabalak para sa'yo. Kung papayag ka, isasama kita sa grupo ng mga taga-Dats Entertainment. Sigurado po kayo, Kuya Germs? Ay, ano ba sinabi ko? Hindi ba maliwanag na isasama kita sa grupo ng mga taga-Dats Entertainment? Maraming salamat po. Okay, salamat kaya po. Kumanda ka na, ha? Sigurado yan. Ay, naku. Natuloy si Manilyn sa Dats Entertainment, kung saan yan makikilala ang unang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Uy, congrats ha. Galing mo pala kumanta. Next time, enjoy it naman tayo. Salamat ha. Uy, suplada mo naman. Ikaw na nga kinukongratulate. Ikaw pa mataray. Ang baduy kaya nyo? Ako ba? Hindi naman. Just... Baduy yan. Alam mo ba, nung sa linggo napanood ko na siya? Alam mo yung suot? Ano? Kulay orange na santo, tapos nakashin. Baduy. Alam mo, sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Di ba, Mare? Oo nga. Hoy. Diyos ko, yan? Yung itsurang yan? Hindi na, oh. Hindi ka na. Kaya natin sila talaga dyan. Saan kayo pupunta? Wow! Ang galing, 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 galing talaga. Congratulations, oh. Alam nyo ba? Ang bagay na bagay ang chemistry niyo yung dalawa. Oo. Oh, talaga po? Eh, kinilig yung mga fans, eh. Salamat. Nakakatuwa. Salamat po, Kuya Germs. At tuloy, meron kong naiisip. Gagawin ko kayong, o kaya dadalasan kong mag-duet kayo. Talaga po? At pagkatapos niya, mag-collab team kayo lagi. Di ba? Ganda rin? Wait, narinig mo yun? Oo. Oh. Papartner daw tayo, mag-love team. Bata kasi mahot. Sige na, miti ka naman dyan, ano? Ganyan. At saka, dikit ng dikit lagi, no? At meron pa ako surpresa sa inyo. Ano po yan? Ano po yan? Alam niyo ba kung sino tumawag? Si Mother Lily ng Regal. Oo. Oo, may planong gawang kayo ng pelikula. Oh, ano? Ano? Narinig mo ulit yun?
Maglalove team tayo. Ay, naku naman talaga. Oo, ka nga sisimasimamot, ano? Sige, akbayan mo, akbayan mo! Ayan, ganyan ang magka-love team. Pakita niyo sa mga fans para lalong tumindi ang kanilang kilig. Ah, okay? Sige mo. Dahil sa taglay na chemistry ng tambalan ni Jano at Manilyn, tuluyan silang naging magka-love team. Ngunit, hindi akalain ni Manilyn. Hindi pala nagtatapos sa harap ng kamera ang kanilang mabuting pagtitinginan. Sungit-sungit ang mukha mo. Sino ba naman matutuwa sa lalaki yun? Feeling niya ang gwapo-gwapo niya. Ay, naku. Alam mo, anak, ang taray-taray mo talaga. Dapat baguhin mo siguro yan. Baka naman, nagugutom ka lang, ano? Teka muna at ikukuha kitang merienda, ha? Uy, ito naman, hindi ko na mabiro eh. Ay, siya nga pala. Flowers for you. Peace na tayo. Uy, peace na tayo. Huli ka! Sabi ko na nga ba, nagagalit-galitan ka lang eh. Anong nagagalit-galitan? Talagang inis ako sa'yo. Akala mo, umalis na ako, no? Bakit kinuha mo yung bulaklak tapos ngumiti ka? Anong ngumiti? Ang sabihin mo, natawa ako. Kasi bakit mo bibigyan ng bulaklak? Anong akala mo sa akin, patay? Bagamat noong una, ay hindi niya pinapansin ang binata dahil na rin sa panunuyo nito ay unti-unting lumambot ang puso ni Manilyn. Dahil sa taglay na talento sa pag-awit at pag-arte, lalo na ang malakas na karisma nito sa mga tao, tuluyan ang hindi napigilan ang pagsikat ni Manilyn. Umani siya ng iba't ibang parangal, tinawag na Star of the New Decade. At bilang patunay sa kanyang kasikatan, bukod sa mga pelikulang tumabo sa takilya, isa siya sa mga unang mga awit na nagawang punuin ang Araneta Coliseum. Matapos siyang mapabilang sa That's Entertainment ni Kuya Germs, tinangkilik naman ng libu-libong fans ang tambalan nila ni Jano Gibbs. Isang tambalang nakatakdang mauwi sa totoong buhay. Lynn, may nanak, kising. Kising, may bisita ka eh. Ha? Sino po? Si Jano, kanina pa nasa sala. Sige, nalabasin mo na. Eh, ano namang ginagawa ng bokong na yan dito? Abay, ano pa? Eh, di manliligaw sa'yo. Hoy, mukha naman mabait yung tao, ah. Sige na, harapin mo na, magbihis ka na. Tsaka alam mo, mahirap din yung masyado kong mataray, ah. Baka tumanda kang dalaga. Nako, di bali na lang tumandang dalaga kaysa naman. Ay, huwag ka nga magsalta ng ganyan at hindi bagay sa'yo. Alam mo,
Kahit naman hindi mo sabihin eh, mukhang may gusto pa rin sa kanya eh. Mama? Biro lang, anak. Sige na. Mag-ready ka na at harapin mo na yung tao, ha? Oh, sige. Bilisan mo na! Dahil sa kabi-kabilang pelikula at recording projects na kanilang pinagsamahan, nahulog ang loob ni Jano at Manilyn para sa isa't isa. Kaya hindi nagtagal ay sinagot na rin ni Manilyn si Jano. Excuse me, Kuya Jano. Tawag po kayo ni Direk. Bye-bye. Uy, timan. Blooming na blooming ka. Siguro in love ka dyan, no? Medyo. Bagay, sino ba naman ang hindi may in love dyan? Kutsag, gwapo na. Magaling pang kumanta. Pero, kwidaw ka. Anong ibig mo sabihin? Wala lang. Balita ako kasi. Bukod sa'yo, may iba pang babaeng dinidate yan. Nako, chismis lang yan. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Basta nga alam ko, masaya ako sa love life ko ngayon. Mamatay sila sa inggit. Masya, punta muna kay Direk, ha? Sige. Chika tayo mamaya. Okay. Apat na buwan matapos sa sagutin ni Manilyn ang binata, tila isang biro ng tadhana nang biglang mag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Hindi pa po ako inaantok eh. May problema ba, anak? Ang tagal na po hindi dumadalaw ni Jano. Akala ko naman kung ano na. Baka naman busy lang yung tao sa mga commitments niya. Alam mo naman may mga tapings at shooting yun. Mama, iba pakiramdam ko eh. Dati naman, kahit gaano kalayo yung taping niyo kaya shooting niya, nagagawa pa niyang tawagan ako o kaya dalawin ako dito. Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko may nangyayaring hindi ko alam. Anak, maaari ba? Huwag mo munang problemahan yung mga bagay na hindi ka naman sigurado. Ha? Mabuti pa eh. Matulog ka na. Maaga pa ang taping mo bukas, ha? Tasok ka na? Sige po. Ano, sorry. Hindi ko sinasadya. Teka, ano ba problema? Mani, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya saktan ka. Mas mabuti siguro, maghihuli na tayo. Ang tagal mo hindi nagpakita. Tapos ngayon dumating ka. Para sabihin sa akin, makikipag-iwalay ka. Ano mo, hindi ko yata maintindihan. Ano ba talagang problema? Sabihin mo sa akin kung ano nangyayari. Pasensya ka naman eh. Marami lang ako iniisip. Mga problema ang kailangan ayusin. Ayokong madamay ka sa problema ko. Kaya siguro mas mabuti pa kung ayusin ko to na mag-isa ko. Bakit nga? Ano nga nangyari? Really, really sorry, Mani.
Hindi maikailan ni Manilyn na labis siyang nasaktan sa kanilang paghihiwalay. Ito ang unang pagkakataong nabigo siya sa pag-ibig. Kaya hindi naging madali para sa kanyang tanggapin ang nangyari. Anak! Anak, buksan mo itong pinto! Hindi! Hindi tama na yan! Buksan mo ito, anak! Hindi! Bichi, susi! Ano ba? Sa kabila ng sakit na dala ng paghihiwalay nila ni Jano, patuloy namang gumanda ang karyer ng dalaga. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa niya, hindi madali para kay Manilyn nakalimutan ang malungkot na sinapit sa una niyang pakikipagrelasyon. Kaya naman, naging mailap siya sa bagong manliligaw na si Kim P. De Leon. Anak, iiyak ka na naman. Lynn, alam kong masakit pero you just have to let go. Wala na tayong magagawa eh. Alam mo, lilipas din yung sakit na yan. Wala na masakit na hindi pinaghihilop ng panahon eh. Sana nga, Mami. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyari sa akin to. Mahal na mahal ko po siya. Alam ko yun, anak. Alam ko. Nakita ko naman kung gaano mo siya minahal eh. Pero, like I said, wala na tayong magagawa. You just have to move on. And it's so unfair to you. Eto, may sarili na siyang buhay, tapos ikaw, nagmumukmuk lang dito sa bahay. Ay, hindi fair sa'yo yun eh. Alam ko po yun. Nahihirapan lang po talaga ako. Salamat, Mama. Hindi ko alam gagawin ko kapag wala po kayo sa tabi ko. Siyempre naman, hindi ka naman namin pababayaan ng daddy mo eh. Alam mo, kung ako ikaw, mag-aayos ako at lalabas ako. Mabuti pa, bihis ka at lalabas tayo. Magdi-dinner tayo sa labas at kung ano pang gusto mong gawin. Sige na lang, bihis ka na. Pero mama... Anong pero? Sige na, mag-ready ka na ha? Sige na, lakad tayo. Thank you. Thank you. Nahuli kasi. Thank you, ah. Ano kasi? Ano ba yun? Pwede ba kitang ma-invite mag-dinner? Dinner? Bakit? Wala naman. Wala naman pala eh. Di mag-dinner ka mag-isa mo. Ano pa problema mo, ha? Alam mo, isang hakbang pa, matatamaan ka sa akin. Taray naman ito. Anak, ano ka ba naman? Mag-iisang oras na sa labas yung bisita mo. Kawawa naman. Hayaan niyo po siya dyan. Saka gusto naman niya yun eh. So wala naman nagsabi na mag-guardia siya dyan sa labas, di ba? Papasukin na natin. Kawawa lang. Baka mapagkamalamag na natin. Bugbugin eh. Kagod konsyensya mo yun. Naku, Daddy. Hayaan mo siya. Masyado siyang makulit. Anak, paano kung umulan? At mabasa siya at mapulmon niya? Kawawa naman siya.
Oo nga naman, ate. Kawawa naman siya. Labasin mo na siya. Dali na. Ay, naku! Ano bang napakain sa inyo na lalaki na masyado kayong concern? Pumasok ka na. Baka makagat ka pa na aso dyan. Thank you. Sabi ko na ba, hindi mo ako matitiis eh. Ano? Wala, sabi ko salamat. Naawa ka rin sa akin. Halika na. Muling tumibok ang puso ni Manilyn nang makilala niya si Kimpy. At bagamat sa umpisa ay naging maayos ang kanilang relasyon, nakatakda na namang mangyari ang isang malaking biro ng pagkakataon. Lynn, ingin mo si Mama, huwag ka na ni hapon. Dad, busog pa ako eh. Paano sasabihin busog ka? Eh halos hindi ka nag-lunch. Baka kung anong mangyari sa'yo, anak. Ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo nga sa akin kung anong sabihin ng mga luhang yan. Eh, makikinig ako, anak. Dad, gano'n niyo po kamay si Mama? Siyempre, mahal na mahal kong mama mo. Higit pa sa buhay ko, anak. Di bali na ako masaktan. Makita ko na maligaya siya. Sa akin, ayos lang yun. Dahil mahal na mahal ko siya. Mano kung ginawa mo na lahat. Pero pakiramdam mo, mawawala siya sa'yo. Lynn, kung magbibigay ka, huwag ka maghihintay na may kapalit. Kung magbibigay ka, magbigay ka dahil mahal mo isang tao. Ngayon, kung mawawala ito, siyempre masakit pero kailangan tanggapin. Huwag mo na parusahan ang sarili mo, anak. Natakot ako, Daddy. Hindi ba nagpapakita sa akin si Kimpy? Nandatakot ako. Baka pagbalik niya dito, magpapaalam lang siya sa akin. Anak, hindi iniyakan ang pag-ibig na napapaalam. Ibig sabihin nito, hindi ito wagas, hindi ito tunay. Naiintindihan mo ba ako, anak? Labis na minahal ni Manilyn si Kimpy. Kaya kahit matagal itong hindi nagpakita sa kanya, hindi nawala ng loob ang dalaga. Taimtim niya itong ipinagdasal sa Panginoon. Naniniwalang hindi mawawala sa kanya ang pinakamamahal na binata. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mahal na mahal ko po si Kimpy. Inihiling ko po sana. Bigyan niyo po ako ng pahiwatig. Kung kailangan ko pang ipagpatuloy yung pagmamahal ko sa kanya. Tulad na lang ng pinagbig na loob niya po sa akin. Ang pagkakataon ng ipagpatuloy ko pa yung pagkanta ko. Thank you.
ng alay ko po yan sa inyo. Ito rin po ang pahiwating nahihilingin ko na kung sino man lalaking makakapagbigay sa akin ng mga yan. Ang ibig sabihin po nun, yung po yung pinagkaloob niyo po sa akin na makasama ko habang buhay. Pero sa isang hindi sinadyang pagkakataon, hindi ang lalaking kanyang pinakamamahal ang magbibigay sa kanya ng palatandaang hiningi niya sa Panginoon. Hi. Hello, Aljon. Ikaw pala. Naistoro ba kita? Hindi naman. Break naman eh. Ano kailangan mo? Wala naman. Napansin ko kasi kanina ka patahimik eh. May problema ba? Baka makatulong ako. Ha? Hindi, wala. Ano to? I mean, para saan to? Something to comfort you. Makakatulong yan tuwing may problema ka. Okay. Ang sweet mo naman. Thank you, ah. Oh, sige na. Baka kailan na ako nag-direk eh. Sige. Bye. Thank you ulit, ah. Isang araw, nagdesisyon si Manilyn na kausapin ang nobyo para ayusin ang kanilang problema. Pwede ba tayo mag-usap? Napadalo ka. Kumain ka na ba? Oo, tapos na ako. Dumaan lang ako dito. Kasi may gusto ko linawin. Tukos na nangyayari sa atin ngayon. Ilang araw na kitang hindi nakikita. At sa loob ng ilang araw na yun, nadaming nangyari. Marami rin ako na-realize. Sensya na kasi medyo hectic kasi yung schedule ko ngayon. Ito lang gusto kong malaman eh. Sa tingin mo, may patutunguhan pa ba itong relasyon natin? Oo, baka naman. Mas gusto mo magkaibigan na lang tayo. Sorry, man. No. Ikaw humingi na sorry. Minsan talaga, nangyayari yan sa buhay natin. Na hindi natin inaasahan. Kesa naman mag-away tayo, mas maganda kung maghihiwalay tayo ng maayos, di ba? Friends. Matapos mabigo sa pag-ibig sa pangalawang pagkakataon, lubhang naging mairap si Manilyn sa mga iba pang nagtangkang manligaw sa kanya. Sa halip, itinuon ng dalaga ang lahat ng oras para lalong alagaan ang kanyang career at pagbutihin pa ang trabaho. At talaga namang walang sawa siyang tinangkilik ng publiko dahil bukod sa sunod-sunod niyang mga pelikula, nabigyan rin siya ng pagkakataong magkaroon ng sariling TV show, ang Manilyn Live.
galing to? Oh, bakit napatahimik ka? Kanino nga ba galing yung bulaklak na yan? Ewan ko po. Eh, pangalan ko lang nakalagay. Uy, may nagpapangiti na naman sa dalaga ko. Okay lang yan, anak. Pero hinay-hinay lang, ha? Ayoko makikitang umiiyak ka na naman ang dahil sa pag-ibig. Hmm? Love is patient, love is kind, it is not jealous, it is not pompous, it is not inflated. Ito na nga. Ito na nga yung sign! Ayun nga. Ito yung hiniling ko. Ay, sa wakas, nahanap ko na din yung man of my dreams. Asus, at paano naman naging man of your dreams ang isang long stem rose, isang maliit na box with an angel? Babaliw na yata itong anak ko dahil sa pag-ibig. Hindi, Mama. Ito na nga talaga to. Ito na yung sign. Ito yung pinagdasal ko sa Diyos na kung sino man magbigay sa akin ng rose, saka to ng angel na to, siya na yung lalaki para sa akin. Talaga? Talaga? Sige na nga. Jesus. Di happy na baby ko. Ano ba naman to? Parang hindi yata ako sanay ah. Masyadong formal tong date na to. Sus, ano ka ba? Wala ka na ba ibang gagawin dyan kundi ngumiti ng ngumiti? Wala ka ba sasabihin? Hindi mo ba tatanungin na ba't ang ganda-ganda ko ngayon? Ha? I love you. Matagal na kitang gusto, pero di ako makaporma. Alam ko kasing iba ang mahal mo. Ha? Ganun ba? Pero this time, hindi ko napapalampasin ang pagkakataong masabi sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Mahal kita, Manilyn. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ilang buwan matapos tanggapin ni Manilyn ang pag-ibig ni Aljon, isang napakagandang sorpresa ang natanggap niya mula sa binata. Isang sorpresang magpapabago sa kanyang buhay. Thank you very much for such a wonderful song. Happy birthday, Manilyn. Happy birthday. Thank you. Mukhang feel na feel mo yung love song mo na yun, ha? Hindi naman po. Siya nga pala, Manilyn. At dahil kaarawan mo ngayon, syempre hindi mawawalang sorpresa. May special someone na gustong bumati sa'yo. Oo nga. Gusto sana niyang bumati ng personal. Pero mukhang hindi na siya makakahabol pa. So kinuhanan namin siya ng VTR kaninang hapon kung saan siya nagtitaping. Handa na ba kayo? Roll VTR, please! Hey, Manilyn. Happy birthday. Pasensya ka na dahil hindi kita mababati ng personal. Pero alam mo naman na gagawa at gagawa ako ng paraan, mapaligaya lang kita. Alam kong marami ka ng hirap na pinagdaanan. Pero huwag kang mag-alala. I'm always here for you. I love you always. Mahal na mahal kita, honey. Happy birthday. Ang sweet naman! Ano masasabi mo ngayon, Manilyn, sa pahayag ni Aljon na narinig? Nako, mukhang naging speechless ang ating birthday celebrant. Lalo ka siguro magugulat dahil nandito ngayon si Aljon live!
Happy birthday. I love you, honey. Will you marry me? Taong 1996, nang magdesisyong magsama sina Manilyn at Aljon. Sa panahong ito, tuluyan ang tinalikuran ni Manilyn ang showbiz upang lumagay na sa tahimik at asikasuhin ang pamilyang binubuo. Hindi nagtagal, isinilang niya ang kanilang unang anak na si Kyle. At walang kasing saya si Manilyn sa bago niyang papel bilang isang ina. Pero dala na marahil ng pagiging hindi niya aktibo sa showbiz, sa pagtagal ay tumaba ng husto si Manilyn. Bagay na magdadala sa kanya ng mga panibagong pagsubok. Didami! Mauna na ako, ha? Di bale, uuwi ka ganito ka pagkatapos sa trabaho, ha? Okay. Ingat. Love you. Bakit? Okay ka lang? Baka gusto mo magpatingin sa doktor? Hindi ako kumain ng almusal kanina, kaya siguro ako nahihilo. Eh, baka naman sobra na yung pagdadayet mo. Sobrang pagdadayet, sa laki kong to, sino naman mag-iisip na nagdadayet nga ako? Sige na, mali-late ka. Sige na, okay na. Okay na. Sigurado ka. Ay. Kahit hindi na aktibo sa pag-aartista, hindi nakaligtas si Manilyn sa mapanuring mata ng mga tao. Kagustuhang magbawas ng timbang. Araw-araw na nag-diet pill si Manilyn. Hindi alintana ang magiging epekto nito sa kanyang kalusugan. Anxiety disorder ang nangyari sa misis mo. Madalas, naguugat ito kapag mababa ang self-esteem ng isang tao. Sa kaso ng misis mo, dahil sa insecurity dala ng pagiging overweight niya, tapos, na-trigger pa ng sobrang pagda-diet. Ano po magagawa ko para sa asawa ko? Basta buo ang suporta niyo sa kanya, wala kayong dapat ikabahala. Don't worry. I'll have her discharged mga 2 or 3 days. Basta mabigyan lang natin siya ng enough time para makapagpahinga. Akala ko katapusan ko na. Hanggat nandito ako sa tabi mo, hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Honey, sorry. Sorry talaga sinuway kita. Naiintindihan ko. Ang laki-laki ko na kasi. Naisip ko, baka makakita ka ng sexy, iwanan mo na lang ako. Sa'yo. Natatandaan mo to?
hanggat nabubuhay ako, ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit tumaba ka pa ng kasing laki ng aparador, ikaw lang ang mamahalin ko. Magpakailan pa man. Natin ang kwento ni Manilyn mula sa kanyang pakikipagsapalaran sa mundo ng showbiz sa napakamurang edad hanggang sa mga pagkabigo niya sa mga unang pakikipagrelasyon. Sa kanyang paglagay sa tahimik, isang bagong pagsubok ang hinarap ni Manilyn dala ng sobra-sobrang insecurity dahil sa malaking idinagdag sa timbang nito. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan ng kabiyak na si Aljon. At dahil na rin sa suporta at gabay ng asawa, unti-unting nalagpasan ni Manilyn ang madilim na bahaging ito ng kanyang buhay. At dahil na rin sa angking talento at galing nito sa pag-awit at pag-arte, muling nakabalik si Manilyn sa industriyang minsan niyang tinalikuran. Mama ha, 2 days kaming wala ng daddy niyo. Yeah, I'm shy, that's why. Pero meron naman kaming pasalubong sa inyo. Pag-behave kayo, okay? Yes, Mommy! How about you? Good boy. Yes? Okay. Ma, kayo na muna ang bahala. Ako ang bahala, anak. Sige na, lumakad na kayo. Ang lilikot pa naman ito. Alam niyo naman ang gugulo nito. Okay lang yan. Ako ang bahala. Nasisira ang sala. Okay lang. Bahan, hindi ka na. Malilito tayo. Oh, sige, okay. Okay, Kyle. Be good boy, ha? Kirky. Take care of Kirky. Kay daddy. Kirky. Oh, say bye-bye to daddy first. Come on, Kirk. Bye-bye. Kiss daddy, kiss daddy. Ma. Steady. Ingat, ingat. It's okay. Ingat kayo. Chicky. Come, baby, stay with me. Stay with me. No, yeah, you're going. Okay. Your brother. Okay, come on. Say bye-bye. Come on. Oh, stay with me. Come on, stay with Kuya. Yeah. Just stay here first. Oh, say bye-bye to Mom and Dad. Bye-bye. No, that's okay, darling. No, just say bye-bye for a while. For a while. Manilyn, hindi ko akalain na yung palang pagtaba mo ay naging napakalaking epekto sa buhay mo pala yun. Yes, opa, tita. Bakit? Anong umiiral sa kaisipan mo ba? Siguro, to be able to have work again, parang ganon. Dapat medyo mag-trim down, mag-ganon. Kaya lang kasi yung prosesong gusto ko was sumumadali. Ikaw yung umiinom lang kung ano-ano para pumayat, mga ganyan. Nag-try ako. Kasi my parents would tell me na, oh, kung gusto mong mag-work, ganun, eh paano kung ganun yung katawan mo? Mm-hmm. Minsan, nasasaktan ako. Oo, so na, gusto mo magpapayat? Mm-hmm. Ang hindi ko lang alam, tita, na natitrigger pala ang anxiety disorder kapag meron kang stress masyado, oo, at meron kang mga iniisip and you don't have an outlet. Hindi mo na ikukwento kahit kanino. Oo. Although ako, kay Aljon na ikukwento ko po eh. So na-trigger yon nung iyong pagpapapayat sa pamamagitan ng pag-inom ng mga pills, no? Mm-mm-mm. I mean, kano'ng katagal ka uminom ng ganun, actually, ng pills? Actually, one capsule lang and I felt that way na. Ilang pounds ka nun? I would gain kasi tita, sobra-sobra pag nagbubuntes, 148 and sa height ko. Medyo hindi talaga nga namang maganda tingnan. So, paano mo na-overcome yan? Nagdadasal ako. Talagang kapit na please embrace me. Kinaganon ko na. Tapos iyak na ako ng iyak. Pinaka-importante pa rin sa lahat ang pamilya. Mm-hmm. When you know na may pamilya ka, parang, sige na nga, okay na itong ganitong weight. If I would lose, then okay. Pag hindi, I'll try some more. Kamusta naman si Aljon nung ikaw ay dumadaan dyan sa problema niya sa buhay mo? Nung una, hindi rin po niya maintindihan. Hanggang sa nalaman niya na ganun pala, yun doon niya naintindihan. Mm-hmm. And then he became very supportive, kahit yung panganay ko. And now, I can say na, thank you talaga at gumaling. Ano naman ang ambisyon ninyong mag-asawa ngayon? Gusto po namin na magkaroon ng small business. Ano ang ambition mo sa mga anak mo? Kung ano po talaga yung gusto nila, like yung panganay kasi mahilig mag-draw, parang very artistic.
And sabi namin, sige, kung gusto mo talaga yan, bakit hindi? And then the second one naman, ngayon, may signs na siya ng talagang pag-aartista rin dahil so masayaw, kumakanta. So okay lang sa'yo pag gusto niyo maging artista? Not sana, at an early age. Mm. Kasi naranasan ko po yun eh. Alam ko kasi what they will have to go through kung maaga silang mag-uumpisa. Ano ang aral na mapupulot no, ng ating televiewers at siguro yung mga nangangarap na maging artista? Pag nangarap kayo, pagdasal nyo agad na kung yan na nga ba yan. At kung hindi pa, just really go for it. At higit sa lahat, magdasal. Manilyn, maraming salamat ha. At pinahintulutan mong gamitin namin, tampok namin ang buhay mo. Thank you, tita. Para kapulutan ang araw ng ating thank you po, thank viewers. You. We wish you all the luck. Salamat po and thank you syempre sa Magpakailanman, sa GMA7, Kapuso. Thank you. Tita Mel, thank you sa inyo. Thank you too. And I'd like to thank na rin yung mga taong kahit hindi ko masyadong nakikita, pero sa umpisang-umpisa pa lang po ng aking career, ay nandyan na. Maraming salamat. Of course, my parents, ang family ko po sa Cebu, and of course, now, ang aking pamilya rin sa States, no? Yung kay Aljon naman, and of course, si Aljon, my children, Mother Lily, si Tito Germs, Mr. Bobet Avila of Cebu, and lahat-lahat ng fans, mga kaibigan na tumangkilik at patuloy pa rin nagsumusuporta, maraming salamat. Thank you very much. Thank you, tita. Thank you. Sa kanyang kabataan, naranasan na ni Manilyn kung paano pagkaguluhan ng publiko dahil sa kanyang kasikatan. Minsan na rin niyang tinamasa ang tagumpay na dulot ng nakabibinging papuri at palakpak ng libu-libong tagahanga. Pero natutunan din ni Manilyn na ang tunay na batayan ng tagumpay ng isang tao ay ang pamilyang sa hirap at ginhaway patuloy na magmamahal at kakalinga sa kanya. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.